this is Shane Saba. So guys, right now, nasa Luna Nails pa tayo, where I'm going to do a lot of things and magpapaganda tayo for today's video. So tara! Shane po, nice meeting nice you. To meet you. Welcome to Upo po tayo. Ay, gusto, akala mo talaga ako yung may-ari. Upo po tayo. So, ayun po, kasama ko ngayon si Miss Edna, which is ang may-ari ng Luna Spa, of course. And dahil po curious ako, as a curious girl, yeah. Ano po, bakit po Luna's Nail Spa yung pinangalan niyo po dito? Luna Spa, it means goddess of the moon. So, yun. Kaya ako siya doon derived. And medyo rhyme sa name ko na Edna. Yung end. So, kaya mahilig po kayo sa mga moon, sa mga constellations. Yeah, actually. So, that's why doon siya derived. Ilang taon na po yung... 2 years. Two years na kami dito. Matagal na din po. Yeah. Nag-start po kayo mga pandemic? 2022. I acquired this January 15, 2022. Wow. Mm-mm. So medyo hesitant nga ako dun kasi medyo pandemic pa noon eh. Tapos biglang God is good. Biglang naging normal na lahat, everything. So yun, nag-prosper na siya. So in God's perfect time, nag-prosper ng 2 years na. Okay. More years to come. Yes! Yes, diba? Meron daw po kayong bagong yeah. service ngayon. Uh-huh. Yes, that's our new service, yung Japanese Head Spa. That's our signature spa treatment. So, it involves yung first sa hair. Apo. It has a massage and we have a hair treatment. So, kumbaga all-in-one na siya. And then, when it comes to face, it includes the face, yes. The facial. We're going to put the collagen mask, and then we have also the mga gua sha tools to lift the skin, yung alam mo na anti-aging pag mga age ko kailangan namin hindi yan. Naman po halata. Oh really? Yes. Thank you. Tapos, very glowy. Ay, pet oh, libre ka dito. So right now po, magte-try na ako ng Japanese Luna Head Spa. Very daw siya, nakaka-treat siya ng hair. May treatment siya sa hair, sa face, and of course, kasama na din yung body massage. So dahil kahapon, galing ako taping. This is my reward. Thank you so much, Miss Edna. Guys, so right now, kakatapos ko lang po magpa-massage and magpa-Japanese Luna Head Spa. So, very relaxing. Kita niyo naman sa face ko. Inaantok na ako. Kasi ang sarap talaga niya sa ulo. Tapos, habang may mga water, minamassage yung head mo. As in, nakakawala talaga siya ng stress. And of course, after noon, may massage pa. Actually, meron pa nga din sa face. Pero since meron pa akong pupuntahan later, so hindi na ako nagpa-facial. Pero meron talaga siyang kasamang facial. Gusto ko ba try yun next time? Sabi kasi ni Miss Edna, super sarap daw sa pakiramdam. So right now po, pedicure and manicure naman ako. So while I'm doing manicure, papakilala ko muna sa inyo yung sarili ko sa mga hindi pa ako masyado kilala out there na nanonood sa akin. So my full name is Shane Kirsten Teruel Sauva. Sauva po talaga yung last name ko. Pinalitan po siya because mahirap daw pikasin and mahirap tandaan. So I'm born on May 16, 2002, which is I'm a Taurus. And yes, I'm turning 22 this year. Lumaki ako sa Binangonan, Rizal.
sa part ni Mama, doon ako talaga lumaki. I'm a proud Rizaleño. And ever since I was a kid, I was young. Basta mahilig na akong mag-auditions. I won SM Little Star 2008. So, very bagets pa ako nun. I think I'm around 6 years old. I'm 6 years old by then. And then after that, I stopped doing VTRs na kasi nahirapan na din akong mag-school. Ayaw ni Mama na maapektuhan yung ano ko, yung schooling ko. So, ang ginawa niya, nag-full-time student ako. Ayaw niyang nakikita ako na nahirapan, na napapagod, na laging puyat. Kasi after nung SM Little Star ko, parang ang dami kong VTRs, ang dami kong sinasalihan ng mga auditions. But ayaw ni Mama na nakikita ako napapagod, napupuyat, kasi nga bata pa ako. Ayaw niyang ano din maapektuhan yung school ko. I started again. Magto 2018, I think November or December. Sumali ako sa isang pageant, which is for ano lang, like parang teens, Mr. and Miss Teen Binangonan. So, walang height requirement since I'm small, ganyan. Kasi ever since talaga, hindi talaga ako hindi ako mahilig sa mga girly stuff before. Parang, alam mo yung gumastos na kami, namasahe na kami, as in, nag-effort na talaga kami for MNL. Kasi nga, akala namin hindi na ako pasok sa Starstruck, so I auditioned for MNL. Parang nagdalawang isip ako. Sabi ko, parang ayoko siyang gawin. Parang hindi siya for me, hindi ko siya genre, ganun. Sabi ko sa lola ko, lola, mama, gusto ko na lang mag-aral. Ayokong mag-ano, baka hindi talaga siya pare sa akin. Sabi ng lolo ko, sayang naman na, ang dami na natin na gastos, ano, yung pagod natin. To sabi ko sa kanya, okay lang yun, lola, mama, mag-aaral na lang po ako. Yun din sabi ko sa mama ko. Sabi nila, oh, sige, kung saan ka, okay. Alam nyo, feeling ko, Starstruck is really for me. And ayun talaga yung destiny sa akin ni God. Kasi after kong mag-quit sa MNL, tumawag yung Starstruck saying na, ano, pinapatawag kayo sa Starstruck, pasok daw siya sa top 75? Grabe yung ano ko, journey ko sa Starstruck, kasi hindi ko talaga akalain na mapapasok ako. Kasi yung mga kasabayan ko, ang gaganda. As in, mapuputi, matatangkad, sexy. Ang dala-dala ko lang nun is my ukulele. Ayan lang talaga. All I know that time is singing. Hindi ako marunong acting. I don't dance well. Ginawa ko lang yung best ko na kumanta ako, ganyan. So, luckily and thankfully, napasok ako top 14. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. And then, here I am right now. Parang di pa rin pumapasok sa isip ko na, oh my gosh, artista na ako. Like, may nakakakilala na sa akin. Alam mo yung parang pakiramdam na it feels like I'm just living in a dream. Gusto mo yung kinmanto ko na yung talambuhay. Like, I have a broken family. But I mean, sa dad and sa mom ko, dalawa talaga kami. Kami dalawa ni Shanice. Kay mama, 3 kami. Kay daddy is 8. 8 kami. So, madami kami kay daddy. So, right now, very thankful ako sa lahat ng nare-receive ko right now kasi I am able to take care of myself. You know, na hindi ko kailangan manghingi sa mama ko or kahit kanino. Grateful ako kasi hindi na ako kailangan isipin ni mama. Kasi may dalawa pa akong kapatid eh. Yung isipin na ano, na hindi nga na ako kailangan isipin na paano na yung panganay kong anak, paano na, anong gagawin niya, anong kailangan niya gawin, anong baka ano, ganito, ganyan. I am able to help my mom, of course, sa other din mga expenses. And yeah, ayun. I'm just happy. So that's it, guys. Thank you so much for watching. And don't forget, of course, to visit here sa Luna Nail Spa. Thank you so much for supporting me always. And don't forget to like, subscribe, and of course, comment po kayo sa comment section kung ano po yung mga suggestions nyo. Love you all, guys. Bye-bye.